May kinakasang rally ngayong araw ang mga kritiko ni Vice President Lenny Robredo para raw sa nagpalutang ng palit-ulo scheme ang kanilang panawagang palit-bise. May ulat on the spot si Rida Reyes. Rida? Yes, Maris, inihahanda na nga ang stage na pagdarausan ng indignation rally na kung tawagin ay palit-bise. Alas 4 ng hapon pa ang simula, pero naghahanda na ang mga nananawagang patalsikin si Vice President Lenny Robredo. Pwede raw yan sa pamamagitan ng impeachment. Pwede rin sa pamamagitan ng kusang pagre-resign ng bise. Ang panawagan ay kasunod ng pagpapahiya umano ng vice presidente sa international community nang ilabas nito ang video message sa UN tungkol sa umano'y summary killings, kaugnay ng kampanya kontra droga ng gobyerno. Ayon kay Attorney Bruce Rivera, isa sa mga convener ng grupong Davao o Duterte Alliance of Volunteers, Artists and Organizations, hindi katanggap-tanggap ang mga inilabas na akusasyon sa video. Kabilang ang kanyang grupo sa mga nagda-draft na impeachment complaint laban kay Robredo na kanilang ipapa-endorse sa Kongreso sa muling pagbubukas ng sesyon sa Mayo. Paglilinaw ng grupo, crowdsourced ang pinagkunan nila ng pondo para sa pagtitipon at walang politikong kabahagi rito. Wala raw imbitadong opisyal ng gobyerno dahil ayaw nilang mahaluan ng politika ang pagtitipon na tinawag nilang isang people's rally. Patuloy ang panawagang palit-bise. Sa kabila ng naunang panawagan ni Pangulong Duterte, natigilan na ang vice-presidente. Guys, lay off. Let's stop it. Kahit kasi may ganyang pahayag ang Pangulo, pinalutang niya pa rin na kasama raw ang bise sa mga nagnanais na mapatalsik siya sa pwesto. What's behind it? Itong si Trillanes, sinong isa? Si Dilima. Gusto na niya akong paalisin. Pangatlo, si Lene. Eh, natural. Kasi bakit pa siya maghintay kung nandyan yung opportunity? Alegasyong ilang beses nang pinabulaan na ni Robredo. Nitong Marso 24 lang, huling nagkita ang Pangulo at Vice Presidente sa graduation ng Philippine National Police Academy. Sinenyasan pa ng Pangulo ang Vice Presidente na tumabi sa kanya kahit sa original na sitting arrangement ay papagitna dapat sa kanila si Interior Secretary Ismael Sueno. Nag-usap pa sila pagkatapos ng programa. Inimbitahan din ng Pangulo ang pamilya ng Vice Presidente sa isang dinner kasama ang presidential family bagamat wala pa itong nakatakdang petsa. Maris, bagamat alas 4 pa ng hapon ang simula nitong programa, sa ngayon ay mangilang-ilan na mga supporters ni Pangulong Duterte ang nagpunta rito para hintayin yung actual start ng program. Inaasahan na magtatapos ito ng hating gabi mamaya. Maris. Oo, Rida, kahit na binanggit mo sa iyong balita, no, yung iba't ibang mga pahayag ng Pangulo na una sinabi niya sa mga kritiko ni Vice President Lenny Robredo to stop and to lay off ay nasundan pa ito na sinasabi naman niya na naniniwala siya na nasa likod naman si Vice Presidente Robredo sa pagpapa-impeach sa kanya. Pero sa pinakahuling pagkakataon, nagkausap naman sila at iniimbitahan pa ang Vice Presidente. So ano yung gusto nilang ipalabas nitong mga kritiko na to sa panawagan na pagbitiwin talagang hindi nila irerespeto yung hiniling ng Pangulo na to lay off and hayaan na munang mamuno itong si Vice Presidente dahil kaka-elect pa lang naman sa kanila. Yes, Maris, alam mo ang sabi ng mga organizers at ng mga taong nandito ngayon, naiintindihan at nirerespeto naman daw nila itong sinasabi ni Duterte. Sabi niya, sabi nila, oo, paiba-iba. Sinabi niya noong una na layoff na tungkol dun sa usapin na impeachment. Tapos biglang sinabi niya na sa tingin niya ay meron ng kinalaman dito itong sila Dilima, Trillanes at maging si VP Lenny. Pero ang sabi ng mga tao rito, paniwala raw nila, ginagawa lang daw ng Pangulo yan para maging cordial nga, no, para magpakita ng respeto man lang dito kay VP Lenny. Pero ang sinasabi nila, sapat na raw yung inilabas na video message ni VP Lenny at hindi na kailangan, hindi naman sa hindi nire-respeto ang Pangulo, pero sapat na raw yung video message na inilabas ng Vice President para raw makumbinsi sila na talagang may paglabag siyang ginawa at hindi raw talaga katanggap-tanggap na ipahiya mismo ng ating Vice President ang ating bansa sa mata ng international community. Kung naiintindihan din daw nila, Maris, na siya raw ay miyembro ng oposisyon, pero hindi raw ito sapat para daw makonsinti nila na sa labas ng Pilipinas ay lumabas o ma-expose yung mga nangyayari sa Pilipinas na sabi nila wala rin naman din daw basihan.
Paris. Rita, dalawang posible ang mangyari na sinasabi nga nila para matanggal sa pwesto itong si Vice President. Una, impeachment, saka yung isa, yung hihikayatin siya na magbitiw sa pwesto. Mukhang hindi naman ito yung nais ng Vice Presidente. Pero sa impeachment, if we talk about impeachment, we talk about numbers. Sinasabi ba nila sa inyo o may impormasyon kayo nakukuha if they already have that numbers to call for impeachment? Si House Speaker Pantaleon Alvarez, sinasabi niya naman talaga na, that they have the numbers. Pero sa ngayon kasi, Maris, hindi pa naman yan usapin dahil una sa lahat, yun naman actual impeachment complaint laban kay Vice President Lenny ay hindi pa na-endorso sa Kongreso. Mm-hmm. Ang sabi, diba sinabi naman ni House Speaker Pantaleon na pinag-iisipan pa lamang naman niya yun based nga dun sa video message na inilabas ni VP. Bukod dyan, mayroon pang mga iba pang nagda-draft pa lang naman. Wala pang actual complaint mula dun sa mga Marcos supporters naman at maging dito sa grupo nga nag-organisa ng pagtitipong ito. Iyan ang itadraft nila yung mga complaints nila at magpapa-endorso sila sa Kongreso na kanilang ipo-forward pa lang pag nagbukas sa May 2 itong nga next session ng Kongreso. Ang sabi nila, confident sila na once maipa-endorso nila yan sa Congress ay magkakaroon daw ng sapat na, na numero para raw maiyakyat at para raw mag-progress yung naturang impeachment complaint na yan laban kay VP Lenny. Maris. Maraming salamat, Reed Reyes.